Ingat po mga kapuso nating mahilig dyan mag-shopping, mamili online. Na-scam online ang isang babae na bumili ng segunda manong laptop. Hindi raw kayang makipagkita o mag-meet up ika nga yung online seller. Kaya pumayag siya na ipa-deliver na lang yung laptop. Pero hindi niya na nakuha yung laptop, hindi na dumating ang kanyang in-order. Yan ang idinulog sa sumbungan ng bayan. Masakit ang bulsang sinalubong ni Joyce Chua ang pagpasok ng 2021. Umasa siyang makabibili ng segunda manong laptop na nakakahalaga ng 7,000 piso noong Disyembre sa online seller na itatago natin sa pangalang Cecilia. Gusto ko po kasi magkaroon ng online business na kahit po nasa loob lang po ng bayan. Meet up sana ang plano ni Joyce para matiyak ang transaksyon pero nagdahilan naman o si Cecilia. Kausap po sa akin yung katransak po na ipadala ko na daw po sa Gcash yung pera. Kasi nga daw po, need daw po niya ng pera para po sa tatay niya. Napanatag lang daw ang loob ni Joyce nang padalhan siya ng video ni Cecilia na nagpapakitang na ipadala na sa delivery app na Lala Move ang binili niyang laptop. Tumawag po sa akin yung Lala Move. Kaso po, ang mali ko lang po, di ko po natanong kung ano pong pangalan nung nagde-deliver sa akin. Namuti na raw ang mata ni Joyce kahihintay pero hindi dumating ang binili niyang laptop. Bigla na lang po, nag-deactivate po yung laptop na binili niya sa akin. Nakipag-ugnayan ang sumbungan ng bayan sa Lala Move Philippines para kumpirmahin ang naging transaksyon ng seller sa delivery app. Sa investigasyon ng Lala Move, wala raw sa kanilang delivery system ang detalye ng seller maging ang cellphone number ng amanoy Lala Move partner driver. Wala rin naman ang partikular na order number ang transaksyon kaya hindi ito matukoy ng Lala Move. Posible raw na nagpapanggap lang na tiga Lala Move ang makikita sa video na ipinadala kay Joyce o maaari ring video yon ng ibang transaksyon. Kung wala talaga sa database ni Lala Move yung alleged rider na sinasabi, ibig sabihin wala talaga sa kanila because we are inclined to believe the platforms more kesa dun sa mga individual online sellers na totally hindi mo talaga alam. Because remember, platforms have a reputation to protect. Obviously yan, nagpanggap na tagalala mo yung nag-receive, kinunan lang siguro ng video para maging props lang. Medyo bagong nag-evolve yung scam. At ito nga, gap to that we need to fill up dahil bago. Kasi on the side nung buyer, talagang maniniwala ka eh. Pwede siya mag-file ng formal complaint with us. Cybercrime Prevention Act pa rin, computer-related fraud yan. Pwede rin sa estafa in relation to Cybercrime Prevention Act. Sinubukan namin kunin ang panig ni Cecilia sa pamamagitan ng text, tawag at pag-message sa kanyang Facebook account. Pero wala siyang tugon sa amin. Magpapatuloy ang investigasyon ng NBI at DTI hinggil sa reklamo. Madami kami relationship sa mga money transmitters. Once na nahuli niya sila, ma-identify na natin, mas mahihirapan na silang gumalaw. Huwag po kayong manahimik o magdalawang isip. Kung meron kayong puna o reklamo sa mga panawagan ninyo, ibigay nyo. O mga kapuso, kung kailangan nyo ng agarang aksyon, paalam nyo dito sa sumbungan ng bayan. Dahil ang inyong sumbong, asahan ninyong mabibigyan ng aksyon. Dahil sa sumbungan ng bayan, kayong mga tiwali dyan, kayong mga kurakot dyan, kayong mga kamatan dyan, hindi namin kayo tatantanan.